Ngayong araw mga bay, tatanggalin natin yung tire sealant na nakalagay sa gulong natin ng 3 taon na. Kasi naobserbahan ko na kapag magpapahangin tayo sa gulong, ay lagi na lang itong nababawasan ng hangin. Ito pala ang gulong na gamit natin mga bay, ang Maxxis. Makikita natin na marami na siyang crack, so papalitan natin siya ng ND rubber na bigay sa atin noon ng Race Hub Trading. At stock size din po ito mga bay. Makikita natin na maganda yung thread pattern ng gulong, kaya nakakasiguro tayo na makapit ito kahit maulan. Kaya rumekta na kagad tayo sa vulcanizing shop. Sa mga hindi nakakalam, ang tire sealant ay effective lang ng 1 taon. At kapag lumagpas na yan, ay wala na itong magandang maidudulot sa gulong. Dito ay tinatanggal na ang gulong at dito natin makikita yung napakasamang epekto ng tire sealant kapag hinayaan ito sa loob ng gulong ng napakatagal na panahon. Kinain na nga ng tire sealant yung pintura sa mugs natin. Oh no! Dito makikita natin na sinubukang tanggalin yung mga tire sealant gamit ang hangin, pero unfortunately hindi ito matanggal, kaya no choice tayo. Kailangan nang gamitan ng steel brush grinder para matanggal yung mga kumapit na tire sealant sa mugs natin. Ito naman ang sitwasyon sa pangalawang mugs, at makikita natin na talagang kinain na talaga ng tire sealant yung pintura ng mugs, kaya same process, tatanggalin ito gamit ng grinder. Tapos nang malinisan ang dalawang mugs, kaya panahon na para ikabit ang dalawang gulong. Make sure na kapag ikakabit nyo ito ay nasa tamang rotation para hindi kayo magkakaproblema sa takbo. Bago nila ikabit, nilalagay muna sa tubig yung gulong para makasiguro tayo na walang hangin na lalabas. Kaya ngayon, all goods na yung gulong natin, napakaganda ng takbo at wala na rin tayong problema kapag magpapahangin tayo sa gulong. At lahat ng nagastos natin mga bay is 350 pesos including installation and labor. Maraming salamat sa panonood. See you guys on the next one.